Marites University is committed to providing credible information and entertainment to the masses. The team only produces and delivers content that brings positivity and good vibes. The views and opinions expressed by the host do not reflect those of the program and the rest of the team. Sa pagpapatuloy ng ating masayang chikahan dito sa Marites University, Dean Junardo and PhD Chika Dora Rose Fabregas. Di ba? Ay, meron tayong very special guest na talagang kakapanayim na napaka-controversial ito ng mga panahon na to. Yes. Anak ang talagang pwede nating ibigay na clue. Pero eto na, hindi na natin patatagalin. Yes. Oo, ang ating kaibigan. Yes, eto na po. Ang totoong anak. Ang totoong anak. Oh, Miss Megan Aguilar! Yay! Ito na po siya, live in person. Live! Oh, welcome, Megan. Everybody, I'm so happy to be here. Welcome. And because of the controversies na hindi naman talaga dapat, nakabalik po ako on screen. And on the Marites University podcast. Yes! Oh, ako mag-throw ng first question. Sure. Ngayon nandito si Megan. Sino Megan ang kaharap namin ngayon sa Marites University? Mm-hmm. Megan the anak, the daughter, the wife, the mother, etc. The artist. Yes. Mm. It's actually Megan all of the above that you mentioned. Oh. Because finally, guys, I am 43 years old and I'm proud. Because mm-hmm. I started so young in show business. I was technically 13 ako nag-start. Kasi first debut ko nun, kabanda ko yung anak ni Sampaguita, si Cowboy. And then yung anak ni Gary Perez, which is the guy, the man that wrote Tao. Mm-hmm. That wrote that, you know. So anyway, these kids were all teenagers. I was 13. Si Cowboy 17, si Rocky ganyan. And then ang debut namin, ultra agad. Taray, di ba? Ako yung drummer. Oh, drummer singer. How are you now? You're a drummer. How are you now? After and decades later. Opo. Ito, on the road of healing. Kasi ito nga po, as you can see, I have hyperthyroidism now. Mm-hmm. And so, I went through a tough time during the lockdown phase, di ba? 1 and 2. And ngayon pa lang po talaga nakakabangon-bangon po ulit. Kumbaga po sa sinasabi ng tao, I'm back to zero. Yeah. Okay. Yeah. Follow-up question. Mm-hmm. So, ano ang nagbigay lakas sa'yo para lumabas ka tapos sa isang napaka-controversial din na programa kay Senator Raffy Tulfo, humingi ka ng tulong. Sila called tulong? Yes, humingi ako ng tulong. At nung pumunta po ako sa Raffy Tulfo in Action, kasi ang ano doon pipila kayo para marinig yung problema nyo. Mm-hmm. So ako ay pumila. Ginawa mo yun? Oo, starting 8 a.m. and then parang mga magti-12 noon na when I got in. And then when I got in, syempre, it's a long line. There's a lot of people na talagang lumalapit po kay Kuya Senator Raffy Tulfo. Mm-hmm. Parang 4 p.m. na yata ako na-accommodate. Pero chinagaan namin. Tapos kasama ko yung asawa ko noon. Sabi niya, kasi syempre pila, may sakit ako eh. Mm. Sabi niya, sige na. Sabihin mo na kasi ganyan si Megan ka. Ganyan. Sabi ko sa kanya, hiyaan mo na. Wala na akong asim. Hindi ako makilala ng mga yan. Ganun na talaga yung feeling ko. Kasi sa dami nang nangyari, tapos ang tagal ko nang wala sa showbiz. Mm. Basta yung mga trials ko medyo mabibigat talaga na if it happened to someone else. Kumbaga yung pride kinain mo. Yung pagiging wala, anak ni Freddie Aguilar at isang zero, dati ka rin kilalang... Zero pride. Kasi it's not good to have pride. Okay. It's better for me. It's better to have honesty. It's better that I'm accepting of my flaws, mm-hmm. my faults, instead of having pride. So, matagal na walang pride. Pero yun nga, dahil sa mga nangyari ay... I became insecure. I became depressed. Kasi hindi ko kinaya yung mga dumating na dagok. Mm-hmm. Talagang bumagsak ako eh. So, I forgot who I was. Kasama dito sa mga bad things na nangyayari sa'yo, mm-hmm. syempre, iba na ang mundo, social media, yeah. ang lahat ng tao, nag-uopinyon, yes. nagbabash and everything. How do you take these things? Oh, well,
I love the Bashers, actually. You love the Bashers. Hi, Bashers. We love you. So, how do you handle yung mga ganong situation? Actually, when I get bashed, I'm happy. Why? Because that is the sign of relevance as a celebrity. Oh, I told you. The sign of relevance. Opo, kaya mula po nung sinumulan akong i-bash, lalo akong natuwa. And that's how I'm coping also. Kasi... bashers, they will bash you, but they will watch you. True! Tama naman. From beginning to end, di ba, hindi nakatutok yung mga yan kasi that's how they are. So, basically, they're also fans. Mm. Pero, so, di ba? Okay. Ah, sige po. Pero kung sa pagbabash, ano yung medyo tinamaan ka or naapektuhan ka? Yeah, naapektuhan ka. Yung pag dinadami yung mga anak ko. Minsan po kasi they say it eh. Any particular... Yung parang, karma yan sa'yo, buti nga sa'yo, mga anak mo, ganyan din mangyayari. Aray. But, what can I do? We're public figures, right? Paano mo ina-explain sa mga anak mo? Actually, yung anak ko nasa Amerika, yung panganay ko, he's 16. Uh-oh. And then my bunso, she's 9. They're not really, they don't watch TV. They're not that type. Okay. They were brought up like that. Mm-hmm. Pero kasi ngayon, since lockdown 2, which is 2021, right? Mm-hmm. Si Anaya, my 12-year-old, napunta kay tatay. Okay. Kasi, Tatay si Ka-Freddy to. Yes, Ka-Freddy. Okay. Kasi yung time na yun, kaya napunta kay tatay. Kasi nga, nalaman na namin ng husband ko na yung products namin. Kasi we were doing online selling. Yes, yes. Nalaman namin na... magkakaroon ng permit problem, quarantine problems, ganyan. Hindi pwedeng basta i-ship lang to kahit Davao o kung saan man. Mm-hmm. Ang laki na wala sa amin, parang 300,000 plus halos. So, nalaman na namin yun. O di ngayon, alam na namin na mahirapan na kami in the next month, right? Mm. So, before Christmas ng 2021, dinala ko na si Anaya kay tatay. Ayun. At tinanggap naman ni tatay. He wants naman. So, hindi totoo yung chika na hindi kayo nag-uusap or parang tinakwil ka na ng hindi tatay mo? Hindi kami nag-uusap talaga. So, paano? dinala ko lang siya doon. Okay. Tapos, saka na lang dumating sa bahay at tatay, ako doon hanggang gate lang ako. Hanggang gate? Bakit hanggang gate lang? Talagang hindi kayo nakikita eye to eye, kumbaga? Hindi. Kausap ko siya, pero may gate. Parang may wall talaga. May wall talaga. May malaking wall. Napakalaking wall. Ito yung tinanong namin, go. Hindi. Ala ka bang ano pinanghihinayangan mo doon sa naging relasyon nyo ng tatay mo? Yung closeness. Kasi we were already very close. Yes. We had a good father and daughter rapport. Mm. We even had a good business rapport. Kasi we would do shows together. Correct. And everything. Mm. And then, yun nga, there was a time talaga na ganun. And basta yun na yun. Yeah, yeah. Oo. Hindi kasi, syempre the priorities change. Correct. Right? He found a partner. Okay. And then the priorities changed. Okay. Yun lang ha. Parang ako, I feel, parang sa akin lang, nangyari yun. Because my siblings are with okay him. Naman. Close. Times, okay. Yeah. So, there is something. Anong ginawa ba? Yun ang gusto naming malaman lahat. Ito nga eh. Ito nga yung inaano ko. Dahil open naman akong magsalita. And I ask. Diba, I ask. Pero nga, syempre, iba yung babae sa lalaki. Diba, ang lalaki ayaw mag-explain. Ayaw magsalita. Okay. Right? Uh-oh. And parang basically, at the end of the day, my father, Ka-Freddy, is an alpha male, right? So therefore, he will have an alpha female offspring. Sa tingin mo yun ang rason? I think so. Or walang mas malalim na... Hindi kasi nga, I reason. Parang okay. I don't want, ayoko yung parang sasabihin mo sa akin, mali ako, pasok ganun. Pasok lang, di ba? Gusto ko magpaliwanag. But then, the paliwanag gets... a different yung parang iba so, dating. Parang ang dating, sumasagot ka. Or, yeah. Kasi yes, yun na nagiging impression at image mo. Pasaway ka. Pasaway. Ang dating, ganon. Suwail yes. Or something like that. But, ang hindi alam ng tao, yung generation gap din. Okay. Kasi diba, sa panahon ni tatay, as a bata, hindi talaga ganun. Mm-hmm. Pag sinabing tumahimik, tahimik. Oh. Alam mo yan. Follow up ko lang doon. Oh. Ikaw ba, tingin mo wala kang ginawang hindi maganda or talagang parang let's say kagalit-galit para maging ganyan ang ang trato sa iyo. Emosyon ni ilang beses ako nagpatawad ng tatay. It's even on video like nung umuwi ako ulit and then nung naging Muslim ako. Oh. So you're a Muslim yes, now. Yes, yes. Mm-hmm. Not practicing deeply but yes. Okay. So ngayon, for me, tay sorry, patawad.
Pero ilang beses? Sa maraming... Bible, 77 times 77. Sa maraming kasi, beses mong ginagawa yan, oh, Megan, ano ang reaction niya? Sinasabi ba niyang, yes, my daughter, pinapatawad kita or what? May meron bang ganun? There was yes and then there is no. So, for me, hindi, yung parang ngayon, oo, mamaya-maya, hindi na naman. Hala! So, ngayon, ako, ang sinasabi ko na lang sa sarili ko, siguro may mga dahilan si tatay na hindi ko na alam kasi hindi naman niya, di ba? Ay, yung mga, niya, your other siblings, anong reaction nila sa ganitong pangyayari? Kasi nga, ano ko, I left home at 16 years old. Yes. I already was traveling the world. Representing the Philippines sa music, sa international music. Yes, yeah, 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 alam namin yan. So, independent ako, right? And then, siguro, na-estranged. Alam niyo yung estranged, di ba? Yung parang yes, nawala yung connection. And then, at some 360-degree phase again, as in my 20s, nag-ayos kami. Okay. Nag-ayos kami. And then, yun na. Pero with ngayon, his hindi last, kayo okay. With his last wife, si Jovi, hindi na kami naging okay. But, nung time na lang, siguro hindi nakaintindihan, yung unang time pa, like 8 years ago. Kasi 8 years or 9 years na sila ngayon eh. Parang antagal naman na niya. Diba? Parang hindi makamove on antagal. Or makamove forward. Ngayon, yung anak ko nandun, right? Nandun yung anak ko. Yes, si Anya. Eh, maganda yung trato ni Jovi. Oh. Ay, di. Okay. Masaya ako. Walang issue wala sa'yo. Wala na. Wala. Ako, okay na siya sa akin. At saka ang tagal na niya sa tatay ko, mga 9 years, okay na siya sa akin. So, hindi siya yung problema. Yes. Pero syempre, mga, alam mo, basher, kailangan, alam mo naman yung, kailangan may masisi, di ba? Kasi naman yung anak, magsisisi. Ayun, tuloy. Oh, kailangan may masisi. Iyon na nga sinasabi ngayon ng bagong generation na nakikinig at kilalang kilala yung kantang pamoso ng tatay mo. Na parang, ikaw na daw talaga yung dinidescribe dun sa ako kantang daw, anak. Oh. Eh, anong year lumabas ang anak? Siguro na naman alam yun. 80s yan. Oh, mali ka. 70. Hindi ko alam. Ang, ano 78, 79. Ang tanong ko dyan sa tungkol sa anak na tanong. At anak na yes. Kanta. Oh, of course. Pag naririnig mo siya, yun nga, walang kurot, walang meron, ganun. Meron, of course. Kasi, may sarili nga siyang version Yeah, I have my own version. Oh, oh. And syempre, anak is really everybody's dinaanan yan. Dinaanan yan ng lahat as an ama, as an anak. Pero kasi, dapat ang magulang at anak, di ba, walang ending na anlipatawad yan. Di ba? Kasi... Baka naman, baka naman ikaw ang hindi nagpapatawad, Megan. Manood ka sa YouTube. Manood ka raw. Pagkatapos nito, YouTube din to, di ba? O mamaya pag wala na tayo noon. Hindi kasi malaking bagay yung at pinapatawad mo at pinapatawad mo yung sarili. Ikaw ba napatawad mo sarili napatawad mo? Napatawad ko na yung sarili ko kasi tinanggap ko na po lahat ng kamalian ko eh. Oh. Nakamarunong akong humingi ng tawad. Patawad. Yun, totoo. Oh. Kasi for me, ang patawad, if it means something, hindi yan ulit-ulit. Yes, totoo naman. Huhingi ka ng patawad sa ginawa mo at hindi mo na uulitin yung ginawa mo. Tama. That is what patawad is for me. Mm. I don't know if that's the same for other people. Diba? Megan, saan ka nahihirapan ngayon? Saan ka nahihirapan? Sa buhay ko. Na-homeless ako eh. Homeless ka? Na-homeless ako for 1 year. Now. Now, all thanks talaga po to Kuya Senator Rafi Tulfo. He took us, he's taking care of us, me and my husband. We have a place now? Well, bukas po magkakaroon na. Bukas pa? And, yun nga po, may mga inaantay lang kasi nga, na-chismis din akong drug addict. Correct. Oh, yeah. Yan nga ang i-clear mo. Yes. So, kaya din, nagpa-drug test ako. Yeah. Okay. Hindi dahil dun sa sinasabihan akong addict. Kung hindi, nag-promise yung tatay ko sa tita ko na pinsan niya, naging ka-close ko. Nag-promise na sabi niya, pagkasimigan, nag-drug test, sabi negative mo sa kanya, magiging okay niya lahat. Tutulungan ko siya sa pagpapagamot. Blah, blah, blah. At nagpa-drug test ka. At ang resulta naman ay negative. Ay, kung talagang wala, di ba? Pero nung nag-negative, wala namang wala pa rin. Wala pa rin. Ang sinasabi is, sabi niya, hintayin na lang muna. Hindi, ito nga, sabi niya, he paid for. Sorry ha, sorry talaga tay, pero ang hirap kasi tay. Yung hospital bill, opo, nagte-thank you ako sa inyo. Mm-mm. Pero kasi, hindi naman... Yung kabuuan. Initial. Kasi so, yun ang nabalita, Megan. Opo, hindi mahirap na kasi... Nung na-hospital ka last November, siya ang sumagot ng yung hospital. Siya nagbayad. Initial. So, initial lang pala. And... paano yung natira? I have... Si Senator Tulfo po yung...
nag-settle. Ah, okay. And yung utang ko dun is since 2019 pa. Kasi yung doktora ko po sa clinic na yun, alam niyang nawalan ako. So oh. Kahit wala, she gives me treatment. Promissory note lang. Megan, so, yung napag-usapan na yung drugs. Opo. Saan ang galing yung issue na yun? Parte na to ng nakaraan mo. Was mm-mm. there a time? No. Kasi if there was a time, di sana na balita na. Kasi so diba, never, you never... Diba, sino bang nauuna sa balita pagka sa drugs? Diba artista? Yes. Oh, yes. Artista yes. nauuna dyan eh. Mm. Sa tagal ko sa industriya at nawala para ako sa industriya, mm. did you ever hear? Mm-hmm. So saan ganang galing yun? Bagong-bago yung balita kung kailan ako may sakit. Mm. Ayun. Kasi nga, nag-rapid weight loss ako eh. Mm. Galing lang po kami sa... Actually, before coming here, nanggaling na kami sa Manila Doctors Hospital. Dinala po ako dun ng husband ng, Rafi Tulfo, crew, uh-oh. And my husband. And yun, finally, dahil po kay Kuya Senator Rafi Tulfo, mapapagamot na po ako. Very good. May follow-up question ako. Sure. Lahat ng ito, paano nakaka-apekto sa iyong mental health? Kasi marami ring mga akusasyon na kesyo bipolar ka, may iba-ibang multiple uh-oh. Personalities or whatever. So, paano? No, I was bipolar. Mm-hmm. But because of Bible studies and... Uh-oh. Being in a religious community. Which is Muslim. Christian. Islam. I also, nag-born again din ako. Ah, okay. And then, eventually, at age 39, I became a Muslim. Uh-huh. And I would really, idadive ko yung sarili ko sa studies. That's how I healed the bipolar. Ah, ganun lang, walang professional help. Wala po. Pero kasi, walang ganun. Wala naman. Pero kasi dahil sa mga nangyayari, para ngayon, di ba, may addict ako. Oo. May sakit ako, ayaw kong, hindi ako makalapit sa dapat kong, yung dapat number one na, na dapat kong malapitan. Yes. Si tatay. I cannot penetrate. Alam diba? Mo yung iba dyan, pwedeng ikabaliw yan. Lukamuhan mo na, diba? No? Pero natagalan mo. Alam nyo ba, noong 2009, tinangay yung anak kong panganay, yung nasa States. Tinangay yun sa akin ng 2 years old. Napakarami ko nang dinaanan. Kasi yun lang mawalan ka ng anak. Mm-hmm. Kunin sa'yo. Of course. Mm-hmm. Hindi kaya mamatay ka na nun o mabaliw. Mabaliw, maluka. I mean, di ba? Di ba? Oo. Hindi pa rin. Kasi I was doing the Bible studies that time. Yun yung that's what held me together, no? And then my two more failed relationships. But I had kids, di ba? I have 3 kids because of that. Yun. Actually, I think that is also why I have kids. So I don't kill myself. Mm. Okay. So, hindi mo naisipan na to yun. Di ba? Tuloy-tuloy. O hindi mo naisip yun na tapusin beses, na to or what? Maraming beses na yun. Lang pero wala pang naman. Nag-attempt ka na talaga. Wala pa. Meron. Oo. Oh. Eto na. Kailan to? I was in high school. Oh, high school pa. High school. So, meron akong kutsilyo. Basta may kutsilyo na nun eh. Di ba? Pag ganun ko, ay, puro lang. Di wala nangyari. O, diba? So pag ganun mo? Pag ganun ko, sabi ko pa. Talagang tumulo na yung dugo. May ganun na. Purol nga eh. Mapurol. Di ba comedy pa? Sa mga nanonood po sa amin sa Marites University Discussion, pinag-uusapan lang po natin itong, alam mo yun, yung pinagdaanan na ganyan ni Miss Megan. Pero hindi kasi realidad lang, real talk, yes, right? Correct. What is the most perfect Marites is real talk. Exactly. Correct. Nagawa ko yung kasi nga yung... pressured na ako that time dahil nga anak ako ni Freddy Aguilar. Mataas ang expectations. Papasok ako ng showbiz. Oh my gosh. Mm-hmm. The criticisms. Hindi ko pa alam yung handle. I was a kid. Ito na nga tanong ko sa'yo. Kasi siguro sa mga tatlong occasions na nag-event ako, tatlong beses di kitang nakasama. Oh, diba? Makati, sa Libis, yes. Ganyan. Mataray ka pa nun, suplada ang taas mo pang emote. Noon yun, ewan ko, ngayon, paano na? Hindi na ngayon kasi nga, I was a kid. I don't understand. Okay. I just feel like, kinikriticize na ako. Okay. 16 years old. Kino-compare ka. Mm-hmm. How can you, sir, understand? You're 16. And then walang nag-i-explain sa'yo. Sasabihin lang sa akin, sige, wag ka na sa Pilipinas. Ano na tayo? Mag-tour ka na ng ibang bansa. Ganun lang. Walang explanation na, sa lahat ng ganitong pinagdadaanan mo, Megan, nasaan yung nanay mo? Bakit puro tayo si Freddy, tatay? Hindi kasi my mom, naghiwalay sila ni tatay. 21 pa lang ako. Okay. So she already has her own life, ganyan. And then, yun nga rin, parang I can't run to her also. Kasi nga, she has a
she has a new life na. And then, parang gano'n na rin yung nangyari kita. Kasi nga, he has a new family also. Parang gano'n. So ngayon, I just have to accept kung ano yung situation. What's happening. Oo. Diba the situation? So I don't die. Did you try? Diba, die from heart. Trinay mong i-reach siya? And rejection. And, diba? Trinay mong i-reach out your mother mo or siya sa'yo? Oo, we try. Pero talagang, alam mo yung, ewan ko kung, ano ha, may katulad ko, yung parang, kumari kasama ko yung nanay ko. Uh-oh. One day okay, two days okay, pag pangatlong araw, nag-aaway na. Relate much? Pero, pwede ko pa i-comment yung, it runs in the family. Parang hindi makatagal, nang hindi, walang gulo. Can I reply? Plangak. Oh. Pero kailan yung huling komunikasyon niyo ng nanay mo? Ito nga lang din, may sakit ako. Ah, in fairness, nakipag-communicate. Communicate. Pero sa, nung naka-confine ako November 2 to 7, kami lang ng asawa ko. Walang dumating. Walang dumating walang na nanay. Walang dumating na pamilya, kahit kapatid, kahit pinsan, wala. Sa yeah. Ngayon ba, sa tingin mo, hindi, bukod sa medical condition na meron kang doktor na gumagamot sa yung hyperthyroidism, yes. Sa tingin mo, kailangan mo bang mga professionals in the field para, you know, to discuss ganito, anong emotion mo, ano talagang pinag-uugatan yan? Kailangan mo ba yun? Baka like i-provide sa'yo ni Senator Tulfo. Like a psychiatrist? Something yes. Like that. Uh-oh. Actually, a person that needs a psychiatrist is someone na walang nakikinig sa kanya. At kung gusto niya magsalita, wala ring, no one is there to talk to them. Okay. That's what a psychiatrist is for. For uh-huh. Someone so lonely, so on his own in the world, mm-hmm. Na yun lang ang pwede niyang paglabasan ng lahat, sama ng loob, kung sino siya, kung ano mm-hmm. siya. Mm-hmm. Kasi ang psychiatrist, hindi kanya ida-down. Makikinig mm-hmm. lang siya sa'yo. Mm-hmm. Totoo. I don't need that because I have my husband. Ano gusto mo i-impart sa ating, yan. Sa aming mga manonood. And another question, bago sagutin. Ito ba'y pagpapakita ngayon na gusto mo bumalik sa showbiz? Or yes, gusto ko po talagang. Sagutin mo muna yung sagot ni Dean June. Yes. Yes. Ano gusto mong i-impart sa mga tao? Ang gusto kong i-impart sa mga tao is, alam kong marami sa inyo out there na katulad ko rin. With this life na parang you have your parents pero parang they're not there. Di ba? Pero I love them. I love my parents. You know? I've learned to accept whatever. So, ang gusto ko lang impart is you can survive this. Laban lang. Like yung saying na yan. Laban hindi lang. Hindi ka lang mag-iisa yes. Dyan eh. Oo. Marami rin ganyan. And you don't have to hate. You can still love. Feel love. Mm. Don't, ano, parang, kasi marami tao inalisang love sa buhay. Dahil nga laging nasasaktan, di ba? Laging, ayoko na. Ayoko na. You know, as much as love is part of life, so is pain. Okay. So sagutin mo sagot mo na 'yung tanong ni Amber. Yeah. Na gusto niyang bumalik showbiz. Ito kasi nakita ka namin, napanood ka namin, talagang Megan Aguilar ka na, pero nag-audition ka pa sa The Next Dabar Cut sa Itbulaga. Bida. Okay. Bida next. Next. Pala. Okay. Eh kasi nga gusto kong makabalik sa showbiz. And hindi ko po talagang ugali ang yung tinatawag na star complex mm-hmm. na parang si Megan Aguilar ako, hindi ko 'yan kailangan gawin. I'm not like that. I can even be a maid if talagang wala akong magawang trabaho. Magkakatulong ako, kaya ko. Kasi I think any work is, ano yan eh, that's the dignity of a person. Dignidad yan ng tao. So kahit ano pang trabaho yan, kahit magwalis ka, trabaho yan. Yun. Okay. So, kaya sumali akong be the next. Okay. Kasi I wanted, alam niyo mo ng Itbulaga, lahat nanonood niyo. Exactly. Of course, yes. Of course. In fact, mamaya, yung mga kaisabayan mo, di ba? Oo, ano nga kami, nag-usap-usap kasi sila yung kasama ko. Pero alam niyo, blessing nga din na hindi ako naka-next level kasi 3 days after elimination, I was rushed to my doctor. Almost cardiac arrest. Muntik. Okay. Sabi ng doktor sa akin, if you were 5 minutes late, patay ka na. Tegi Bell na. Ay, na. Marites University, bago tayo mag-wrap up. Nandiyan dyan ngayon, address natin si Ka Freddy. Once and for all, ano gusto mong sabihin kay Ka Freddy? Tatay mo. Kay tatay. Kay tatay. Ando dun yung camera, Megan. Tatay, I want to be your friend again. I love you. Rakbang po natin si Megan. Yes.
strong woman, di ba? We wish you well. Thank you so much. Para salamat sa pag-share ng iyong kwento dito sa Marites. At mahi, pasensya ka kung may mga natatanong kami sa iyo na sa tingin mo medyo. Napapasalamat ako sa inyo. Ngayon na lang ako nakatawa ulit. Ah, okay. Salamat po. Iyan ang... May gusto ko pa sabihin last, ano, para sa ating audience. Marites University televiewers, subscribers. To the bashers, you are fans too. Kayo po talaga ang sukat ng kasikatan ng isang personalidad, isa pong celebrity. And to my fans, I love you. Ang daming fans saved my life also in those dark days. Yeah. Kantahin mo nga yung version mo na kanina. Yes, yes. Bago tayo magbabay. Kasi iba yung version niya. Okay lang ba? Pwede ba pag pinali mo to? Kahit konti lang. Adjust a portion. Konti lang, tapos kanta ko na. Oh, ladies and gentlemen, pakinggan po natin ang sariling version ni Megan Aguilar ng pamosong kantang Anak. Anak. Okay. Nagdaan pang mga araw at ang landas mo'y naligaw. Ikaw ay naluluh sa masamang bisyo. At ang una mong nilapitan ay ang iyong inang lumuluha. At ang tanong anak, ba't ka nagkaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha ng di mo napapansin. Magsisisi ang sa isip mo, nalaman mo ikay nagkamali. Thank you so much, Megan. Maraming salamat, Megan. Maraming salamat, Megan. Wait, please. Spotify, Megan Aguilar songs are on Spotify, on Apple Music, on iTunes. Please naman, support. Yes. Para supportan po natin si Megan. Yes. Thank you, Megan. Para makapagsimula siya muli. Good luck. Good luck. Mula sa amin dito in behalf of Marites University. I love you all. Yes, we love you. Good luck sa bagong journey mo. Yes, thank you. Yan din. Yes. That's Megan Aguilar. Kaya antabayanan niyo pa po ang mga susunod naming panayam. Maraming salamat. Nag-enjoy po sana kayo doon.